Good morning, guys. Ngayon magpo-propagate tayo ng begonia. Rare type na begonia na meron tayo dito. Ipapakita ko sa inyo kung paano natin siya ipropagate. Ito siya. Ayan. Ito po yung ipapropagate natin na begonia, guys. Ayan. Ganda ng kulay niya, kulay pink na silver. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya ipropagate. Mahaba na kasi siya eh. Ayan o. Kaya pwedeng-pwede na talaga siyang i-cuttings. Yan, lumalaylay na. Okay. Eh, propagate na natin. Ayan. Ito yung gagamitin nating pangkat sa kanya. So, ito. Ang stem na kukunin natin. Putulin natin. Ayan. As you can see, dito ko siya pinutol sa merong ano, sa may dahon na part. Kasi, dyan siya mag-uugat kapag tinusok nyo na ulit. Kapag tinanim nyo. Ayan. Ang begonias, napakabilis niyang mag-ugat. Ang kalaban lang ng begonia kapag bagong propagate siya is yung overwater. Pag na-overwater kasi yung begonia ninyo, ang tendency niyan, malulusaw. Malulusaw siya. Mamatay lang. Masasayang yung pinropagate. Pinalbo na natin yung begonia natin. So, ito yung tinira ko sa begonia natin. Tinira ko yung maliit na ito. Kasi ito magtutuloy ito eh. At saka itong isa na to. Sila na yung susunod na lalaki. Dahil naputol natin to, sa kanila magpo-focus yung energy ng plant. Kaya mas mabilis silang lalaki ngayon. So, ayan. Ngayon, papakita ko naman kung paano natin siya inulit. Ito yung ginamit ko na soil mix. Actually, 50% ano ang ginamit ko? Carbonized rice hull at saka 50% loam soil. Kasi sinubukan ko siya dati na pure loam soil na lusaw. Hindi nag-survive yung cuttings na ginawa ko. So ang gagawin ko ngayon, pagsasama-samahin ko muna sila dito para paugatin. Papaugatin ko na muna sila bago sila ilipat sa permanent nilang pot. Yung ginamit kong soil medyo moist na, medyo basa, pero hindi yung basang-basa. Kasi hindi ko siya didiligan after ko siyang ilagay dito. To avoid yung ano, overwater. Kasi nag-overwater yan, delikado ang buhay ng ano natin. Begonia. May tendency talaga na malusaw. Lusaw ang kahit sila kalaban talaga niya, overwater. Lang natin dyan. Ibaon nyo hanggang dito sa merong ano na to ha. Part ng begonia. Yun, may tangkay. Parang node na tinatawag nila. Kasi dun siya maglalabas ng ugat. Para mas mataas yung chance niya na mabuhay. Dati kasi hindi ko tinry i-propagate ito. Kasi natatakot ako baka malusaw na. Pero nung na-try ko na siya, hindi magaling.
long as hindi mo siya ma-overwater at saka tama yung soil mix mo. Ito, pakita ko yung na-propagate ko sa inyo. Ito, na-propagate ko to earlier. Yan, mga almost a week na to dito. Ito, kita nyo naman, buhay na siya. Nag-survive siya ng 1 week, ibig sabihin, buhay na yan. Ito yung isang klase naman yung bigong na kasabay niya rin, almost a week na rin. Sunburn lang yan, kaya nabutas. Yan. So, ganyan lang kadali. After nyo siyang iripat, basta moist yung lupa, huwag nyo naman magdaligan. Wait na lang kayo mag-ugat siya. Ayan. Mabagyo ngayon dito, kaya hanggang dito na lang ating video. Okay, maraming salamat po. I hope may natutunan kayo sa ating panibagong video. Dagdag kaalaman sa pag-propagate ng mga bigon. Please keep on subscribing, watching and subscribing our YouTube channel. Sa mga hindi pa nagsisubscribe dyan, maraming salamat po. Ingat sa atin.